Mga umaga, mga lods. Ngayon, SL analysis paralysis tayo. Bago lahat, check muna natin ang day-to-day as Google. So, ang date ngayon ay Thursday, October 6, 2022. So, dahil wala naman nagpapashoutout sa atin ngayon, saka wala rin tanong. So, ayan. So, doon ako na tayo sa ating analysis paralysis. So, para makadami tayo, no? So, try din natin yung BTC mamaya sa Ethereum. So, yan. So, quick update lang tayo. So, ito na presyo ng SLP natin ngayon. 0.00363. Magkano nga ba yun nasa peso? So, nasa around 0.21 centavos pa rin ang presyo ng ating SLP. So, ayun pa rin. Nagre-retest pa rin dito sa area na to, sa resistance area natin. So, yan. Sa may Darvas box. So, yun nga, no? Magkagandahan din kahapon kasi may volume. Kaso nga lang nag-doji. Pero goods na rin yan kasi nga, green doji. Saka, hindi siya nag-close dito sa 25% yung sasabing sa inyo kahapon para mag-continuation. So, nag-continuation nga. Kaso nga lang, nirelease lang to itong Darvas box natin. So, ayun, hindi niya inabot tong pinakahay niya yung unang peak, 0.00393. So, yan lang. Pero bantayin pa rin natin yan guys kasi nga kung magugoy tayo ng trend line, so possible na ayan, medyo ganyan, medyo bull plug ng konti. Kung lilipad, kung tataas man hanggang dito lang tataasan yan kung sakaling bull plug. So pag yan, diretso hanggang dito lang yung possible yung taasan. Mag-retest o kaya dito sa resistance area. So possible ganyan no, maliliit na ang papaliit. So ayan ang possible kasi nga may descending dyan eh. So, sa 4 hours, tingnan natin sa 4 hours. Ayun, napakaganda. So, ganun nga, no, expectation natin nung kahapon, sabi ko naman sa inyo, eh, ito lang, kahit dito sa 25%. So, yun nga, nangyari, bumagsak, tapos niretest dito sa may Darvas box natin, sabi ko naman sa inyo, wag lang magko-close ng daily dito sa below ng Darvas box kasi nga, alam na natin mangyari dyan, downtrend na naman. So, ayun nga, nakarecover siya, ibig sabihin, medyo matibay itong area na to, kaya dito pa rin, kasalukuyan niyang niretest yung resistance natin na Darvas box. So, magkalipad na ganoon, may volume na naman, lumilipad, nag-spike siya guys. So, tingnan natin mamaya, baka sa BTC rin, may correlation kasi yan. Dito, lumipad, tapos nag-pullback ng konti, nag-pause. If ever naman continuation to, napakaganda. Pero kung hindi guys, ha, kailangan may hold nyo muna dyan. Gumilid dito, tapos mag-continuation. Kasi nga, yung guhit ko kanina sa daily, possible kasing mag-ano yan, yun. Bull plug. So, may descending dyan guys. So, yan. Yan. Depende, just in case sa mga susunod na area, possible dyan pa. So, yun. If mag-hold yan, possible gumilid sabay tumas. Or else, gumilid muna. Kung babagsak, dito pa rin, possible tumatch yan. Pero pinaka-safe kung babagsak yan, dito. Sa area na to, tong upper tail na to, yung palagi sinasabi, possible dyan. Sa 0.00352. So, yun lang. Punta na tayo sa BTC, guys. So, yan, sa may BTC, malinaw naman yung BTC natin. So, yung BTC natin, kasakalukuyan pa rin na nire-retest din tong resistance area natin ngayon. So, yun nga, may nakita tayo uptrend kasi nga, lower low, lower high, and lower high ulit, higher high. So, dito na, nagkaroon na ng higher high, ito higher high, lower high, lower high. So, yun, yun nga, gumigilig kasi nga may rejection pero bumabalik pero nag-step in na yung mga buyers guys, malaking sign yan guys, pero ito pa rin yung mga key level na kailangan nating bantayan. So possible lang untukan niya dyan dito sa area na yan. So possible din gumilid dito sabay tumusok na naman, pero may volume ang pagkabuhos dito. Pero kung papasin niyo sa may psychology ng candle na to is inverse hammer, so pinush pa baba pero bumalik pa rin, nag-step in pa rin yung mga buyers. So possible guys, i-retest tong resistance area natin na to sa 0, sa 20k something sa BTC. So possible gumilid dyan sabay tumusok. Or else kung magpe-fade away yan guys, pansinin nyo na lang yung volume. Pag bumababa yung volume, possible guys na bumaba yung BTC natin. So hindi siya magmamaterialize ng bull plug. Possible na fake na breakout ang mangyari dyan kung sakaling descending yung volume. Papansinin nyo yung volume na yun guys. So 4 hours, tingnan natin. Ayun, napakaganda ng 4 hours. So, nag-overextend guys. So, napakaganda, no? Yung sinasabi ko sa inyo kahapon. So, ito yung mga healthy. Ito yung healthy, pagkataas. Ito, healthy rin to pagpabagsak, guys. Pagka mag-short kayo, healthy rin to itong ganito.
Inverse lang yan. Ito healthy pataas, ito healthy rin pababa. So, ganyan, continuation. Parang ganun lang, i-vice versa nyo lang. So, dapat ma-break niya tong area na to. Kasalukuyang nire-retest, pero yun nga. Dapat mag-rain siya dito guys sa 4 hours para medyo safe. Yan. Dapat dyan lang gumilid. Pero pag below na dito nag-close guys at napasundan pa kahit dito kasi nga meron tayong psychological na resistance dito. Ayan. So, bumaba dito, nag-close dito. Possible na bagsakan niya dito guys. Pero pinakamaganda talagang galawa niya. Dyan sa box na yan guys. Tapos ito. Sakaling babagsak, dapat mag-hold siya dyan. Kasi kung hindi siya mag-hold dyan, ano na yan ah. Mag-shift na ng trend yan guys. Possible mag-downtrend na muna yan. Kung sa sideways dito yan eh. Sa area na yan. Pero kung sa sideways niya lang dito kung sakali. Yan. Dito syempre sa below niyan. So yan guys. Yon. Yan ang possible na sideways niya. So yon. Sa dadako muna tayo sa ano Ethereum naman guys. No. Sa Ethereum. Ito naman sa Ethereum, so kakaiba naman siya sa BTC notes, kasalukuyang downtrend, head and shoulder, shoulder head and shoulder, so bumagsak, tapos yung may twist dyan, so naguhit tayo ng box dyan nung nakaraan, hindi natin maalala kung saan tayo naguhit ng box, possible dito ata ako naguhit ng box nung nakaraan, so maganda kung dyan, naguhit tayo ng box, medyo nasa upper na siya ng Darvas box, kaso nga lang may resistance pa rin dito, kung tataas man, ito yung possible niyang untungan guys, so mayroon pa ba ako sakali, kasi nga, mahirap sumalo ng ganyan eh. Meron pang 5% yung upside niya guys. Kung sakali man, ano lang yan. Tapos pag downside, 8%. Hindi mga nearest reward unless guys, natumaas yan. Tapos basagin niya dito. Kahit dito lang, 10% dito sa area na to. So possible. So nga lang, ito kasi yung resistance. Pero hindi naman lagi na nagtatama yung resistance. Possible mag-overextend dito sa 1,478 ang Ethereum. Possible, gain ka pa rin ng 10% pero 1:1 lang yung risk reward ratio mo dyan. So, yan. Sa 4 hours. Check natin sa 4 hours. Sa 4 hours, ganun pa rin. Kasalukuyan nga lang talagang binutas to. Itong area na to. Ito, inaabangan natin nung nakaraan. So, yan pa lang. Binutas. Tapos nag-retest dito. Kung sakali man na mabreak niya ito, possible mang continuation. Kaso nga lang, ito pa rin yung untungan niya, guys. Tapos, meron pa dito. So, yan ang sa may Ethereum natin, balik na tayo sa 1 day. So, balik na tayo sa SLP. So, yun lang guys, no? Ang ating, ano? Ang ating quick update ngayon. So, guys, kung may mga tanong lang kayo, mag-comment lang kayo sa baba. At sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lang rin kayo sa baba. At kung ikaw naman naliligaw ka lang dito sa akin channel, at gusto mo ganitong content, everyday analysis paralysis, is mag-subscribe ka naman sa akin channel and hit my notification bell para lagi ka-updated sa aking mga videos. Kaya naman guys, salamat sa panonood.